ng tandang sumikat sa langit, babaeng nararamdaman ng araw. Siya'y nakatungtong sa maliwanag na buwan na bindaluwang bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghampas ng mga tagapagpahirap sa kanila sapagkat ang panyapak ng mga magdirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin
Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng puon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoon Diyos na sa kalangitan doon naluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkagulami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwi na. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan
at ngayoy ika-anim na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ang ikawalong araw o oktaba o octave na tinatawag simula nung ipinagdiwang natin ang pag-aakyat kay Maria sa langit o yung Assumption. Ang oktaba o ikawalong araw ay ang prolongation o pagpapahaba pa ng selebrasyon ng isang katulad ng Assumption. Ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagiging reyna ni Maria ng langit at lupa. Paano siya naging reyna? Sapagkat ang kaniyang ipinanganak ay hari ng sanlibutan. At ang hari ng sanlibutan ay may kakayahang ibigay kung ano ang nararapat sa taong loyal sa kaniya. Dahil kung titingnan natin ang kasaysayan ng pagliligtas, simula't simula pa, simula ng salita ng anghel, simula ng balita ng anghel, si Maria ay itinalagana bilang kabahagi ng kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Maria sa kasaysayan ni Jesus. Dahil mulat mula pa, pinili na si Maria na maging kasangkapan ng Diyos sa kaniyang sinapupunan ang magiging tagapagligtas ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga magandang bigyan natin ng pansin ang sinasabi ng Anghel Gabriel sa Ebanghelyo ngayon. Kung siya'y tatawaging anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David, nangangahulugang kasama rin si Maria na magiging isa sa kaniyang tunay na kasama sa kalangitan. Sapagkat ang tagumpay ng anak ay palaging kasama sa tagumpay ng ina. Hindi mo pwedeng iwanan ang mga taong kasama mo habang ikaw ay naghihirap. Sa gitna ng iyong tagumpay, sa dulo ng iyong tagumpay, dapat kasama mo rin ang mga taong ito katulad ni Maria. Pero hindi ganun kadali sa parte o bahagi ni Maria. Una, kung narinig natin sa Ebanghelyo, nagulumihanan si Maria sa balita ng anghel. Pero meron siyang ipinakita na isang virtue na dapat ay alam natin at ginagaya natin kay Maria. Kaya nga si Maria ay hindi lamang reyna ng langit, kung hindi reyna ng mga virtues, reyna ng kabutihang loob, reyna na dapat niyayakap ng tao sapagkat sa kaniya naroon ang totoong halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Ano yung narinig natin? Yung salitang makinig ka. Makinig ka. Napakalalim nun.
Hindi lang siya isa bastang salitang sinabi ng anghel, makinig ka. Nung sinabi ng anghel ito kay Maria, makinig ka. Totoong nakinig si Maria sa salita ng anghel kung ano ang tatahakin niyang landas once na sinabi niyang, ako'y alipin ng Panginoon. Bago ibukas ni Maria at bigkasin ang lahat ng ito, siya ay nakinig, hindi lamang sa tenga, kung hindi nakinig sa puso. Hindi nagyabang, hindi nag-ingay, hindi ipinalandakan sa kaniyang kapitbahayan na ako'y magiging ina ng kataas-taasan kung hindi siya ay nakinig. Iyon ang unang hakbang upang tayo'y makatugon sa balita ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang tayo magsasalita, bagkus tayo'y makikinig. Ang unang hakbang sa tagumpay ay makinig. Huwag nating pangungunahan ang Diyos. Huwag tayong paladesisyon sa buhay ng iba. Sapagkat ang taong hindi nakikinig ay mayayabang. Ang taong hindi marunong sumunod at makinig ay mga palalo sa buhay. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Pwede mong malaman ang lahat, pero hindi nangangahulugang alam mo ang lahat, ligtas ka na. Kulang. Kaya nga si Maria bilang ating ina, ang tunay na halimbawa ng pakikinig sa salita ng Diyos. Nakinig mula umpisa hanggang sa katapusan na kasama ng mga alagad na naghihintay ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Si Maria ay halimbawa ng taong naglalakbay at sa kaniyang paglalakbay, nakinig 100% sa presensya ng Diyos. Kaya nga siya ay nilukuban ng banal na Espiritu. Yung paglukob po ay katulad din ng paglukob ng Espiritu Santo nang lalangin ang mundo doon sa libro ng Genesis. At kapag nilulukuban ng Diyos, nagkakaroon ng buhay ang sinumang nilulukuban nito. Sapagkat kung tayo'y magpapasailalim sa Espiritu Santo, sa paglukob ng Diyos sa ating lahat, mauunawaan natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo'y naglalakbay. Si Maria ang modelo ng pagiging reyna ng mga virtues, pagiging reyna ng kabutihang loob, pagiging reyna ng pagpapakumbaba. Sapagkat ang pangako ng Diyos na itataas niya ang kanyang abang alipin sa kanyang awit sa Magnificat ay nangyari ngayon. Itinaas ng Diyos ang aliping si Maria upang maging reyna ng langit at ng lupa. Wala nang iba. Sapagkat ang imahe ni Kristo na pinanggalingan ni Maria ay imahe ng pagsunod
sa kabutihan at walang hanggang awa ng Diyos. Lumapit tayo kay Maria sapagkat ang tunay na ina ay nakikinig at palaging yumayakap sa mga anak na lumalapit sa kaniya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos, sa simbahan na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mong aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mong aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mong aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mong aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang inabay at alak na iyong kaloob upang gumitay ang buhay na inihalay nang tayo'y pag-ibang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariyang Banal na Birhen ay nakikiusap na sakluluhan sana kami nang naghain ng kaniyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus
at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintul sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobos sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at sibibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan.
ngayon at kung kami mamamatay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Banal na Ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat niningap niya akong kanyang abang alibib. Banal na Ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.